Yo, what's up? It's your boy na naman nga pala, One Need Tutorials. So, ang i-discuss natin ngayon ay calculate the volume in spherical coordinate. So, sa case na to, ang ibinigay sa atin ay yung mga cylindrical variables. So, itatranspose natin yan sa spherical coordinates o variables. Nang sa gayon, alam nyo na, ma-integrate natin siya sa spherical coordinates. Yun. So, simulan na natin. Yan na. Pa-Q. So, yan. Flex muna. Para akong tanga. So, yun. Tito ko na. Calculate the volume in spherical coordinates. Yan. Yung Z-square, tinturo ko dyan. So, yan. Yung ginuhita ko na yan. Oops, brain ko muna. Parang pangit. Oops, brain ko ulit. Pangit. Brace. Yan, mas magandang brace. Yung formula na yan, di ba volume yan sa, yung cylindrical coordinates. So, papalitan lang natin yan ng volume sa spherical coordinates. Yan. Sinulat ko muna yung tatlong bulati dyan. Tapos, ayan, yung formula ng volume sa spherical coordinates. Yung may r squared sine theta. Alam nyo na yan. So, madaling-madali na lang yan. So, pero nakikita nyo, meron tayong z squared. Ayan yung ilalagay natin dun sa parenthesis. Buray muna natin yung hayop na yan. Ayan, so yung z squared na yan. Ayan, lalagay ko yung formula ng z dyan. Alam nyo naman yung z is equal to ayan, r cosine theta. Ayan, tama. Ayan, puro isa eh. Ikaw isa nga yes, sa pag kita eh. Ayan. R cosine theta. Ayan, tas lalagay mo ng squared. Siyempre may squared yung z natin eh. Yan, okay na. Tama na yan. So, yun. Dahil matagal-tagal yung video, ipapass forward ko na to, no? Yan, mula... Wait lang. Yan na, malapit na. Yan, ipapass forward ko na. Yan. Na-integrate natin yung... Dinistribute na natin yung squared dun sa R sa cosine theta. Yan, tangan ng ino ng motor. Yan, dinistribute lang natin yung squared. R squared cosine squared theta. Yan. Tapos i-distribute ulit natin siya doon para maging kasama na siya ng mga function no. Ayan, distribute natin sa isang R squared. Bali magiging R to the fourth na yan. Yan, diba? Tapos cosine squared, yan, theta, sine theta, dr, d theta, d phi. So, yan, ganyan nakalalabasan yan, no? Sa ano to ha, galing to ng cylindrical. So, bala ko gawin mamaya yung galing naman sa tawag doon, Cartesian system. So, yun na, kinopia ko na. Inangat ko lang para mas malaki yung space. Yan. Sana makagawa tayo mas marami kasi bukas na agad yung exam. Puta, ang bilis. Yan. In-integrate muna natin yan. Una natin i-integrate, sabi ko dyan, yung r, dr, tapos yung theta. Kasunod na integrate yung theta, yan. Tapos, yung pinakauli, phi, ang i-integrate natin, yan. Yan, dahil ginamitan natin ng power rule, yan, u to the n du, yan, kaya naging r to the fifth over 5 siya, no? Yan, muli mo natin yan. Tapos, muna, pangalawa, may natira pa tayong dalawang integrate. Maglalagay ka ulit ng dalawang bulati dyan. Yan. Tapos, yan na. Pero yung cosine squared theta tsaka sine theta, mahirap integrate yan eh. No? So, magla-let you tayo dyan. I'm gonna let you go. Yan. Tangina. Pangit ng boses ko. Yun. Yan, yung differential ng cosine magiging negative sine. So, yan. Bale, nakita nyo naman, yung u natin, cosine, tapos du, yung sine. So, maging u squared na yan. Tama. Gumamit na tayo ng pula para i-consider lang natin. Hindi pa natin sinasama yung r dyan. So, ayan, u du. Kaya, naging u du yan, di ba, yung u natin, cosine theta. Bale, dahil cosine squared theta yun, magiging u. Tapos yung du, yan. Dahil negative sine yun, lalagay tayo ng negative sa... harap ng u. As yan na, dv yan. Sa, in-integrate na natin yung u du. Tapos, papalitan na natin yun ng cosine. Yan.
yung ano yung u natin, bali magiging u, yeah. Yung u natin magiging cosine cube, yan. So, nauli na yung dv. So, madali na lang integrate yung dv. So, yun na yun, no? Yun lang yun, ganun lang kadali yun. So, kung nahihirapan pa kayo, pwede nyo naman ulit-ulitin itong video. Kaya, pag nahihirapan kayo, pwede nyo i-PM. Basta, libre nyo ako ng lunch, eh, di ba? Tuturo ko sa inyo yan, magdamag maghapon. Yan. So, isang bulati na lang yung naiiwan. Isang bulati na lang yung hindi pumipirma. Yan. So, ayun na. Nabuburay na natin yung nasa dulo. So, integrate na rin natin yung phi, yung dv, no? So, pagsamahin muna natin yan. Huwag natin kalimutan yung negative palagi. Diyan tayo nadadalin, ako. Yan. Tapos, syempre, na-integrate na natin yung phi, ay dv, magiging phi na siya. So, nilagay lang natin sa harap yung phi, sa tabi nung, ano. So, yun, nakalimutan ko na naman yung negative, kaya binuro ko yung equals, yan. Ayun yung pinakasagot, no? So, yun na yun. Maraming salamat sa inyo. Pakyo kayong lahat. Yan. Pakyo.